Hi guys, how's it going? It's me, Sir Mac. Kamusta po kayo? Second video natin to today para sa ating reaction video. This time naman, gagawa tayo ng reaction ng isa sa pinaka-favorite nating gawa ng reaction video and kakapanalon lang niya kahapon. Monday ngayon, na-upload na yung video sa YouTube kahapon pero hindi ko na siya gawa ng reaction. And pagka-uwi ko ng trabaho, agad-agad, binuksan ko yung tong laptop ko, nag-record, para gawa ng reaction ang video ni Zephanie Dimaranan sa awiting, Pangarap Kong Pangarap Mo. Ang Pangarap Kong Pangarap Mo, ito yung winning piece nila na isinulat ng mga magagaling nating mga songwriters dito sa Pilipinas. And nakakatuwa, buong Pilipinas ay nagagalak, nagdiriwang sa kanyang pagkapanalo kasi nga naman talagang para sa akin and siguro sa karamihan din a-agree kayo sasabihin ko na she deserve to be the first idol Philippines. Deserve niya talaga manalo kasi biruin niyo from the very start up to the until the end ay laging almost perfect or 100% yung nakukuha niyang scores mula sa combined votes ng judges and then ng audiences. So kahit ako bumoboto rin ako, ginagamit ko yung aking mga Google accounts para lang bumoto sa kanya. Kaya naman worth it lahat ng mga boto natin guys kasi nanalo ang ating Bebe na rin ba siya? Kasi sinasabi ni siya raw ang susunod na next Sara G. So sana naman talaga ay mangyari yon. And yun nga, sabi hindi siya nanalo sa sa The Voice Kids, hindi rin siya nanalo sa Tawag na Tanghalan. This time ito na, talagang dumarating talaga yung oras para sa atin. Talagang mag-iintay ka lamang. Kaya naman huwag natin patagalin pa, panoorin na natin ang Pangarap Kong Pangarap Mo ni Zephanie Dimaranan. Disclaimer lang guys, we need to cut the video. Kailangan natin siyang i-post para nang sa gayon hindi siya ma-blocked or, alam nyo na, ma-block siya ng owner nitong video na ito. Credits sa owner. Simulan na natin ang round 2. Ang top 3 ay sasalang ulit sa stage, pero this time para naman i-perform ang original songs na isinulat ng ilan sa pinakabigatin at pinakakilalang composers sa Philippine music industry. At mauuna dyan, ang kantang isinulat ng multi-awarded songwriter and music producer na si Jonathan Manalo. Nakatrabaho na niya ang pinakamalalaking recording artist sa bansa. Okay, so ang nag-compose nito ay si Jonathan Manalo. Na rin ng higit sa 25 multi-platinum albums at 50 gold certified albums. Muli, mga kapamilya, Zephanie Dimaranan. Ang sinulat kong song for Zephanie, yung title niya is Pangarap Kong Pangarap Mo. It's a song of gratitude. Ito yung kanta ni Zephanie para sa journey niya na sinishare niya sa mga taong kasama niyang nangarap. Zephanie, okay. Sobra akong excited sa pag-perform mo ng song na ginawa ko for you, Pangarap Kong Pangarap Mo. Alam ko, kakantahin mo yan, ang napakaganda. Yan na guys, Pangarap Kong Pangarap Mo. Medyo guys, naririnig ko talaga si Sara G, no? Magka timbre sila ni Sara G. So, pop yung genre nitong music. Bagay na bagay lamang sa age niya. Guys, i-like nyo itong video na ito kung nagagandahan din kayo sa kanya. No? Ang ano nung very innocent yung face niya. Thank you.
yung gusto natin sa kanya guys, kapag birit, hindi masakit sa tenga, ang soft lang ng boses niya kapag bumibirit siya. Nice! Ang galing! Thank you so much, Stephanie! Stephanie! Yan. So, that is the performance of Stephanie Dimaranan sa kanyang winning piece na Pangarap Kong Pangarap Mo, composed by Jonathan Manalo during the final showdown of Idol Philippines sa ABS-CBN. Bagay na bagay sa kanya'y kanta, and salute kay Sir Jonathan Manalo, ang galing ng pagkakakompose niya kay Zef, as in bagay na bagay sa kanya. Kasi yung tunog ay very pop and bagay na bagay dun sa age niya. And upbeat eh, parang uplifting yung tone ng music. Kaya naman, mai-inspire ka talaga and babubuhayan ka kapag narinig mo yung tunog nung kanta. Kaya naman, congratulations, Zephanie. You deserved it. And talaga naman, congratulations mula sa amin na taga-suporta mo. So kung nagustuhan mo ang kanyang performance and kung nagustuhan mo rin ang aking reaction, please give us a thumbs up. Marami pa tayong paparating na video. This is iSirMac and I'm saying bye-bye.